Hello guys, this is your Kuya Nats and welcome to my page. And so, may YouTube channel din po tayo, Kuya Nats TV. So dito na po ako mag-create ng content and upload na lang po natin itong video dun sa YouTube natin. So, it's actually night time here guys, 11 PM na po, and I just wanted to create this video to create awareness and encourage you. So, medyo matagal-tagal po bago ako na nakagawa ng video ulit. Kasi, alam niyo naman po yung nangyari. Nawalan po ako ng trabaho, guys. So, yan, yung mga kasama natin dyan na nawalan din po ng trabaho, nakaka-relate po ako sa inyo. But eventually, after almost 2 months, bumalik po yung client ko. And thank God for that. And so, what I would like to talk tonight with you is number one, depression, and number two, never ever settle for one source of income, or never ever depend on one source of income. So first off, let's talk about depression. So yun guys, no, depression is real. So I don't know if yun yung pinagdaanan ko, pero kasi hindi naman tayo psychologist and you know, we're just making self-diagnosis. Pero I think I've been through it since, you know, yung mga sintomas na like hindi ka, I mean, before nung meron pa akong trabaho, you know, masyado tayong concerned sa health natin, nag-gym tayo, nag-exercise tayo, kumakain tayo ng healthy food. Then eventually, nung nawala yung trabaho natin, parang, alam mo yun, parang tinatamad ka, na imbis na you know papanoorin, titignan mo yung kinakain mo kung healthy ba, parang kumakain ka na lang, sige lang, junk food, soft drinks, kung ano-ano na lang, di ba? So yun po, nataba tayo during the quarantine period. So tapos yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin, hindi mo magawa-gawa, parang tinatamad ka. So sort of those things, and gusto ko lang mag thank you dun sa mga taong nakatulong sa akin to cope up with those times. Yung Victory Group ko, hi, hello, shout out sa inyo guys. So malaking bagay. So para po dun sa mga kasama natin, kababayan natin na you know, going through times of depression. Malaking bagay guys kung meron kayong mga kaibigan, kung meron kayong family members, kung meron kayong church community, kung meron kayong Victory Group, na mapagsasabihan na sa loobin ninyo yung mga pinagdadaanan ninyo. Sobrang laking bagay po, sobrang laking bagay na makatulong. So I'm trying to make this video to create awareness na yung depression, totoo po, iba-ibang wala po ito, tulad ng virus din po ito, wala po itong pinipili. So yan, magkakaroon kayo ng anxiety, parang alam mo yung tipong since nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng source of income, isa sa mga source of income, mag-iisip ka na paano na yung ganito, paano na yung ganyan, paano na yung pambayad ko sa ganito, sa ganyan. So you kind of overthink things, and doon na mag-i-start lahat. So ang may advice ko lang sa inyo guys, huwag natin masyadong overthink yung mga bagay-bagay. Pray lang tayo, you know, dapat yung faith natin, mas lalo natin patatagin. And yun nga guys, malaking bagay na meron tayong mga nakakausap, mga kaibigan, pamilya, church community. Just let them know. Kasi alam ko marami sa atin dyan, pangiti-ngiti lang, papost-post lang ng kung ano-anong bagay, na masaya, na ganito, na ganyan, na everything is okay. Pero deep inside, may mga pinagdadaanan. So, ayun guys. May nag-comment, hi Rowena, manuuti ka mo, di-store mo, gapu karfiditan. So, yun. So that's about depression. Hi mate. Hindi, ano, ngayon lang ako gumawa. Actually sarado kami ng Sunday kasi dito po sa barangay namin naka-localized lockdown po kami. So naka-lockdown po yung barangay namin. Yan, Sunday sarado ang store hours lang po namin ay 6 AM to 5 PM. And pag Sunday sarado po talaga. So dito ko naisipan gumawa ng video kasi yan, for our next topic, never depend on single source of income. Yan ho. So nung nawalan ako ng trabaho,
Yan, yung mga kasari sa restaurant natin dyan, kumusta? Yung mga kaibigan natin na may other source of income, nagtitinda, yan, huwag po kayong maya. Never depend on single source of income. So, ito po yung nagtaguyod sa amin. Itong tindahan. Itong tindahan namin. Itong kung nasan ako ngayon. Yan, kaya dito ko rin naisipan mag-rate ng video para sabihin sa inyo guys na kung ano man yung mga naiisip nyo na additional source of income, be it online selling, kung pagtitinda-tinda tulad ng ito, tindahan, napakalaking bagay po. And gusto kong i-share sa inyo guys na dati nung meron pa yung trabaho ko, nung hindi ko pa nare-realize yung bagay-bagay, sobrang aggressive ako. Tapos alam mo yun, minsan parang kasi pag may tindahan ka, hindi naman rin po ganun kadali magtindahan eh. Matrabaho din po ito, mamalengke ka, mag-grocery ka, magpe-presyo ka, magditinda ka, magbubukas ka ng maaga, magsasara ka ng late. So minsan dahil sa dala na rin ng pagod, naisipan ko na na sinasabi ko na kay misis na tigil mo na kaya yan, ah, parang nakakapagod, parang wala lang din kwenta, late lang kinikita mo, tapos tinatsaga pa natin yan, ganyan ganyan. Pero nung nawalan ako ng trabaho, tapos itong COVID-19, sobrang na-appreciate ko po yung tindahan namin. Kung wala po yung tindahan namin, siguro baon na po kami sa utang. So ayan ho, ito po yung nagtaguyod sa amin for almost 2 months na wala akong income dun sa trabaho ko. Ito po yung nagtaguyod sa amin, ito po yung nakatulong sa amin. And take note, dalawang pamilya po kami dito sa bahay. Ako, misis ko, tapos yung anak ko, tapos andito rin po yung family ng pinsan ko na parang kapatid ko na. So ayan po, sobrang laking bagay po. So yun po yung lesson na natutunan ko during this time of pandemic, during this quarantine, na gusto kong i-share sa inyo. Kaya yung mga ano diyan, yung mga kaibigan natin na nagtitinda, nag-online selling, okay lang yan. Okay lang yan. Okay maya. Push nyo lang yan, tuloy-tuloy lang, kasi pagkagipitan naman, wala namang ibang tutulong sa inyo kundi you know, tayo-tayo lang din, sarili nyo, tapos yung close friends nyo and family. Yung mga tumatawa sa atin, yung mga nagne-negative sa atin, yung mga you know, yung mga hindi tumatangkilik sa mga produkto natin, yung mga inggit dyan, hindi rin naman tayo tutulungan ng mga yan, pag-ipitan na eh. So yun guys, tuloy-tuloy nyo lang yan, and I wish and I pray for your success as well. And okay maya, alam ko marami sa mga makakapanood nito nag-iisip kung ano yung magandang negosyo kasi nawalan din ng trabaho. Masasabi ko lang, never mo naman malalaman talaga kung maganda yung negosyo o hindi unless you start with it, diba? So umpisahan nyo, and then you know, evaluate mo after a week, after a month, do the necessary changes, ganyan. Kung hindi man maganda talaga yung business, then pivot ka sa different, you know, different line ng business. So ayun ho, huwag kayong mahiya magnegosyo, mag-build ng another source of income. Si SM nga, 'di ba? Nagtitinda ng turon, 'di ba? So 'yun na lang isipin mo eh. So ang laki-laking kumpanya na, pero tingnan mo, they optimize, they maximize kung ano yung meron sila. So kayo din ho, kung ano yung meron sa inyo ngayon, kung meron kayong additional time, kung meron kayong additional resources, i-maximize ninyo 'yun ngayon during this time, lalo na yung mga mothers dyan na yung mga anak is mag-aaral na sa bahay, ganyan. Kung meron kayo additional time, then post kayo online, benta online, okay lang yan. Or start ka ng maliit na tindahan sa bahay mo, mga pital ka ng 2,000, 3,000, okay na yan. So ayun ho, so ayan, I hope sana may natutunan kayo sa natutunan ko din during this time of pandemic about depression and about never ever depending on a single source of income. So yung mga kasari-sari store natin dyan, hello, shoutout sa inyo guys. Yan, ito yung munting tindahan namin dito. Yan ho. So ayan ho, maraming salamat. Kung may question kayo, kung may gusto kayong sabihin, mag-comment down below lang ho kayo. Kung may pinagdadaanan din ho kayo, gusto nyo nang makakausap, mag-comment lang ho kayo, and I'll make time for you guys. And by the way, before I end this video, like what I said dun sa you know, latest update ko na video ko sa YouTube channel ko, okay na po ako guys. Huwag kayong mag-alala sa akin, okay na po ako. Mabait po si Lord, hindi niya po tayo pinabayaan, and
bumalik na rin po yung trabaho ko. Sobrang sobrang grateful po ako doon. So, ayun po guys, no, I wish you all the best and I pray for your success. Thank you, maraming maraming salamat sa panonood. Goodbye.